Hello guys! Welcome back sa aking channel, Nanay Susi. Ang tips ko ngayon guys ay about sa visa. Sa mga nagda-direct hire ay maraming nagtatanong sa akin, nagmi-message, kung gaano ba katagal hintayin ang visa. Based on my experience, nung pumunta ako sa Qatar ay direct hire din ako at hinintay ko ang visa ko ng mga 2 months. Dahil nag-medical muna ako bago ginawa ang visa. 2 months, siguro pagkatapos ng medical ay ipapadala ng agency ang result ng medical at doon pagawin ang visa kapag nandyan na ang result ng medical. At nung pumunta naman ako sa Jordan, ay direct hire din ako. At hinintay ko din ang visa ko ng 2 months din na hinintay ko ang visa ko galing Jordan. Nag-medical din muna ako bago gawin ang aking visa. Hinintay ng amo ko ang result ng medical ko dahil nagka-problema ang medical ko noon dahil mataas ang dugo ko. Dahil pagdating ko ng Maynila noon, puyat na puyat ako. Tapos, salang agad ako sa medical, kaya mataas ang dugo ko. Kaya hindi muna ginawa ang medical ko. Kaya doon madali ang paggawa ng visa kapag matagal ang result ng medical. Kaya sa mga direct hire, kapag nakapirma na kayo ng kontrata, nakapag-medical na kayo, yan, hintayin nyo na lang ang inyong visa ng 1.5 to 2 months. Ang iba ay hanggang 3 months kapag hindi maayos ang medical. Nung pumunta ako dito sa Hong Kong, ay direct hire din ako. Pumunta ako ng Maynila para mag-medical noon ng June 2019. Ay nag-medical ako, nagpirma ako ng kontrata, nag-medical, ginawa na lahat ng processing ng papeles ko pagkatapos ng result ng medical ko, 3 days. Kapag mabilis lang ang medical ay mabilis lang ang processing ng visa. At 3 days, nandyan na ang result ng medical ko, tapos nakapirma na rin ako ng kontrata. Pagkatapos, ipinadala na ng agency dito sa Hong Kong ang result ng medical ko, kontrata, at lahat nag-training na ako. Pagkatapos, pinadala na dito sa Hong Kong, kaya nagawa agad ang visa ko at hinintay ko lang ito ng 45 days ang visa bago nagawa, kaya wala pang 2 months ay nandyan na yung visa ko. Mas mabilis ang paggawa ng visa kapag kumpleto na lahat. Ang nagde-delay lang sa paggawa ng visa ay kapag hindi kumpleto ang papeles mo, wala kang medical at kailangan pipil up ka muna ng kontrata bago magawa ang medical. Kaya sa mga nagda-direct hire, kapag hindi pa kayo nag-medical ay hindi pa magawa ang inyong visa. Yan ang based on my experience, yan ang kailangan sa paggawa ng visa dahil ang mga agency ay naninigurado sila na fit to work ka bago nila ipagawa ang iyong visa. Kasi halimbawa, nagawa ng inyong visa, pagkatapos hindi kayo fit to work, magka-problema sa medical ninyo. Kaya bago nila ginagawa ang visa ay kailangan fit to work kayo. At ngayon ang visa ngayon ay ito na ang hitsura ng visa. Ito na ang visa ngayon. Hindi kagaya noon na ang visa ay nakalagay sa passport natin. Ipapadala nila ang passport natin. Pagkatapos, itatak doon ang visa. Pagkatapos, isend naman nila ito pabalik sa atin. Nandun na yung visa natin sa passport.
Pero ngayon ay ang visa na, ang bagong visa ngayon ay ito na, pwede na natin. Ito na ang visa, hindi na siya nakatatak sa passport. Sa mga nagda-direct hire, sa mga tanong ninyo, yan ang paghintay ninyo ng visa ay 1.5 ang visa, kaya maghintay kayo ng 2 to 3 months. Mas matagal na paghintay ng visa ay mga 3 months. Pero kapag mabilis nandyan na yung medical ninyo, 2 months ay nandyan na ang visa. Nung pumunta ako dito ay June ako nagperma ng kontrata at nagmedical. August naka-flight na ako. First week ng August naka-flight na ako dahil first week ng June ay nagmedical ako, June, July, August. O 2 months lang ay naka-flight na ako. Kaya sa mga nagmamadali na makaalis na, hintayin niyo na lang muna ang inyong visa. Halimbawa, nagmedical na kayo, magbilang na lang kayo ng hanggang 2 months bago kayo makaalis, mag-ready na kayo pa. Kapag may 1.5 na after ng medical mo ay parating na ang visa niyo, guys. Kaya hintayin niyo lang, huwag kayong maboboring sa paghintay, mag-ready na kayo dahil kapag dumating na ang visa ninyo ay makakaalis na kayo. O sige guys, yan lang ang tips ko ngayong araw na ito. Maraming salamat!